Rap-Mittens-Show. Good news dahil sa available na nga ang 400cc na ito dito sa Pinas at pwedeng-pwede ka na ngang mag-avail nito sa mga RUSI outlet. Pwede kang mag-inquire para sa pagproseso kung paano makakapag-avail nito. Ito ang RUSI Cyclone 400cc kasi guys ito nga ay nagkakahalaga ng 270,000 pesos. Tapan muna natin ang specs niya. Ito nga guys is kargada ng 378 engine displacement pero 400cc na po siya sa papel. Paglilinaw lang guys no, naka-parallel twin cylinder siya guys at naka-single overhead cam with 8 bulbs. Naka-liquid cooled and ito nga guys is naka-fuel injected na. Sa kanya namang maximum power, ito nga guys ay kaya niyang humataw sa 36.2 HP at 9,000 RPM with a maximum torque na 33 Nm of torque at 6,500 RPM. Siyempre sa power output pa lang and engine specs, malayong malayo na ito sa copy 400cc ni Motorstar kaya hindi natin siya pwedeng ikumpara ang presyo doon. Meron siyang wet weight na 184 kg at may compression ratio na 10.0:1 and bore and stroke na 66:55.2 mm. Siyempre mas lalong naging bulky at maskulado si Cyclone 400 ni RUSI dahil sa kanyang tangke. At meron nga itong fuel tank capacity na 19 liters. Siyempre naka 6-speed gearbox na din ang Cyclone 400cc at pagdating naman sa kanyang fuel consumption, ito nga guys is merong 29.5 km per liter. Siyempre karagdagan ang safety features na din guys is yung kanyang dual channel ABS. Naka-inverted fork na din ang kanyang front suspension and dual shock absorber naman ang kanyang likuran na suspension. Naka-LED naman ang mga ilaw nito. At naka-digital ang kanyang speedometer pero sa kanyang RPM is naka-analog pa rin. Same sa panel gauge ni Sigma 250 ng RUSI. Magkaiba nga lang ang design. Meron nga siyang 770 mm sa kanyang seat height at ang kanyang ground clearance is merong 145 mm at 1,380 mm naman sa kanyang wheelbase. Sukat ng gulong sa unahan ay naka 120x70x17 at sa likuran naman is naka 150x70x17. Tagdagan mo pa sa napaka-unique na disenyo ng kanyang rim na lalo talagang nagpakita ng kakaibang disenyo ng motorsiklo na ito. Yung kanyang rim na talagang classic na classic ang dati niyan. Siyempre sa looks ng motor na ito, kita talaga ang pagiging gentleman mo dito. Lakas makagwapo at lakas ng datingan dahil din sa classic bike ito. Lakas din makaretro design ng kanyang headlight. Kung sa motorcycle, pasadong pasado talaga ito para sa akin. Sa kanyang physical appearance, bodyworks, mga safety features, specs, may accurate na power output para sa bigat na 184 kg, may unique na disenyo. Sobrang nakakatuwa nga talaga na si RUSI ngayon is meron ng 400cc na inilabas sa market. Nakaka-proud din yun dahil kitang-kita na nag-i-improve na din si RUSI. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si RUSI Flame 150 Fi. Yes guys, ito na nga po ang bagong underbone ni RUSI na nirelease nga po dito sa Pilipinas. Bagong bago at available na po at pwede na natin siyang makuha. Yes, talagang sa unang tingin guys, meron ka talagang makikita sa kanyang body posture and physical appearance na meron talagang masasabing pinanggayahan. Siyempre guys, hindi na talaga mawawala yung pagkukumpara at sinasabi nilang ginaya. Kasi guys, alam naman natin guys na dito sa motor na Flame 150 Fi ni RUSI, makikitaan din talaga siya ng physical appearance ng Honda RS 150 Fi ni
Honda. Dito kay Rusi Flame 150 FI, makakaasa tayo na matipid po ito sa kanyang gas consumption kasi nga po ang kanyang fuel system is naka fuel injected na po, talagang upgraded na, and syempre yung kanyang nga pong panel gauge is naka fully digital na din, at talagang napakaangas po ng kanyang mugs. Talagang kitang kita ang forma, talagang pinag-isipan at napaka unique ng pagkakadisenyo. Gustong gusto ko talaga guys ang mugs ng mga Rusi kasi talagang kakaiba ang kanilang pagkakadisenyo ng mga gawa sa kanilang mga mugs na nilalagay sa kanilang mga bawat nilalabas na motorcycle. Ngayon, ano nga ba ang dapat nating abangan sa Flame 150 FI ni Rusi? Dating nga sa engine nito, same sila ng engine ng Rusi Flash 150cc na naka single cylinder, 2 bulbs, 5-speed manual transmission, 4-stroke, single overhead cam, and air-cooled. And syempre, naka fuel injected na po ang motorcycle na ito. Yes po, alam kong papasok sa isip mo na mahina ang engine specs niya kumpara sa ibang brand kasi sa kanila nga ay naka 4 bulbs na. Tama ka naman dyan, pero tandaan na alam naman natin na si Rusi is pangmasa at abot kayang presyo lang ang naibibigay ni Rusi. Kaya kung hanap mo is pangmasa, kay Rusi ka at expect mo na, no? I-expect mo na din guys na pagdating sa power output ng motor is di ganun kalakas, unlike sa ibang brand na mga underbow na may kataasan din ang presyo. Pagdating sa sukat ng kanyang gulong, 80x80x17 sa unahan, 110x70x70 naman sa likuran. Tube type pa rin po siya guys. Ito ang isa sa nagustuhan ko kasi kita naman na naka full digital na siya. Kumbaga kita mo na din talaga dito na malaki na din ang improvements ng kanilang mga motor. Pagdating naman sa kanyang braking system, disc brake sa harap and disc brake sa likuran. At wala po siyang ABS. Dating naman sa mga ilaw ng motor na ito, LED na nga ang kanyang tail light, signal light and headlight. At pagdating sa kanyang suspension, naka-telescopic sa kanyang unahan and monoshock naman sa likuran. Meron na siyang built-in USB port. Kaya pwedeng-pwede ito sa mga kababayan natin na mag-i-start na trabaho na isang delivery rider. Aggressive looks talaga ang tindigan nito. Sharp at maganda ang kanyang bodywork sa mugs niya na napaka-unique ng pagkakadesenyo na alam mong kay Rusi talaga ito dahil sa trademark na talaga ni Rusi ang mga ganyang disenyo ng mugs. Karagdagang impormasyon guys, ito ay timing chain na po. Hindi na po siya katulad ng ibang motor ni Rusi na pushrod. Nakakatuwa dahil ito ay FI Euro 4 na ang makina. Sa kanya ng bore and stroke, 59mm x57mm. At baka matanong mo, FI na yan pero merong choke? Actually guys, wala na pong choke ang motor na ito. Yung naandyan po sa kanyang handlebar na choke is walang connection yan papunta sa kung saan man siya nakakabit. Sa kadahilan ng FI na po ang motor na ito, lilinawin ko lang po, no. Kitang kita talaga na ang laki na ng mga pinagbago ni Rusi pagdating sa kanyang mga motor na inaangkat para ilabas dito sa Pinas. Makikita din natin na upgraded din na talaga si Rusi, at maliban dyan is pangmasa pa rin. At sa ngayon nga guys, dito sa Pilipinas available na nga po ang underbone na ito. Available na po ito sa mga Rusi outlet, kaya kung sino man po sa inyo na gusto nga pong magkaroon o mag-avail ng motor na to, magtungo lamang po kayo sa mga Rusi outlet para din po sa karagdagang mga information about nga po sa underbone ni Rusi na ito. Tandaan nyo guys, no, ang mga ganitong klaseng motor guys o mga China bike is nare-recommend lamang po sa mga rider na nagkakaroon po ng hilig sa mga motor na mapapo pero abot kaya po ang kanilang presyo. Kaya kung ikaw na magsasabi na naku po napaka-corny, sayang lang ang pera dyan kasi sayang lang din kasi hindi naman ganun kalakas ang motor na yan, lugi ka pa rin dyan. Well, hindi ikaw ang target market ng motor na ito. Hindi para sa'yo ang motor na ito, at lalong higit na hindi ikaw ang para sa motor na to. Sa mga makakagets guys sa mga sinabi ko, yeh, salut sa inyo. Pero syempre alam naman natin guys na kung underbone ang hanap mo, well, ibibigay din talaga ng motor na Play 150 FI ang gusto mo sa kanya. Forma, physical appearance, body posture na merong aggressive, talagang underbone na underbone din talaga ang datingan nito. Medyo may kulang man sa kanya power output, pero okay na okay pa din guys. Ngayon nga guys is confirm na po na nasa Pilipinas ang Flame 150 FI ni Rusi, ang bagong underbone ni Rusi. Kaya isa na naman pong haka-hakang motor ang nagkatotoo na iniisip ng ilan na fake news o chismis marites lamang, pero naandito na nga sa Pilipinas at available na po si Rusi Flame 150 FI.
Cyclone RC-401. Matagal na ito guys na nabalita sa atin. By the way, madami nga ang nag-aabang sa update ng RC-401 Songgen. Well, dito guys is i-share ko sa inyo kung gaano nga ba kasulit ang RC-401. Ang RC-401 guys is minanufacture ng malaking kumpanya na si Songgen. Ang Songgen is isang malaking company na nagmamanufacture ng mga motor at mula pa nga po ng 1992 until now guys is talagang nagmamanufacture sila. Alam mo ba na 1 million units taon-taon ang napoproduce nila? Ganon sila katindi. At ang Songgen is hindi tatagal sa motorcycle industry kung palpak, bulok, walang kwenta ang kanilang mga gawa. Sa katunayan, madami na ding malalaking motorcycle brand na nagtitiwala sa Songgen at nakikipag-tie up sa kanila. Kaya pinapakita lang nito na di din basta-basta ang Songgen. At katulad na nga lang po sa RC-401, masasabi mo din talaga na sulit ang sports bike na ito na 400cc. Kasi ito guys is kargada po ng 401 cubic centimeter engine displacement, naka-parallel twin cylinder, naka-4-stroke, naka-dual overhead cam with 8 valves, naka-electronic fuel injected, and naka-liquid cooled engine na makakaasa kang meron siyang magandang cooling system. Sa isang 400cc na nagmula sa China, kaya niya din namang makipagsabayan sa mga Japanese bike. Di man ganun na ine-expect mo, pero di ka na din mabibitin lalo na sa kanyang power output na merong 45 horsepower and 37 newton meter of torque. Well, sakto na ang power output na yan guys para sa isang 400cc na sports bike, at dahil nga sa may bigat siya na 178 kg, nalis nga po ang kanyang top speed na meron lang 167 kph. Pero sa top speed na yan guys, di na din biro. Syempre di naman lahat ng habol bilis, at di din naman laging magpapatakbo ng sagad-sagad ang motor lalo na sa public road. Para sa power output and top speed na ito guys, sulit na din. Sa physical appearance, bodyworks, aerodynamics, design, and ganda ng tindigan ng sports bike na ito, di na din mapagkakaila na di ito masama sa choices ng ating mga kababayan na nagbabalak na mag-upgrade ng 400cc. Lalong pinokosa ni Songgen ang safety ng bike and ng rider kasi naka-dual disc na nga ito sa kanyang braking system na may sukat na 300mm disc, and ito nga po is equipped na din ng Bosch Dual ABS o anti-lock braking system. Ngayon, baka isipin mo, nako, low quality siguro ang mga materials na ginamit dyan. Well, dyan ka nagkakamali. Ang Cyclone guys ay isa sa mga high-end sub-brands ng Songgen. Kaya panigurado na madaming nakalagay sa RC-401 na mga new premium and good quality parts dito sa RC-401. Isa nga sa maganda sa kanya is yung kanyang inverted fork na merong 22 levels adjustable 110mm stroke, and intermediate rear shock absorber na merong 14 levels adjustable 55mm stroke. At dahil nga sa ganito ang kanyang mga suspension, makakaasa ka na meron siyang maganda at mas stable na play lalo na if ipapasok mo siya sa mga sharp corner. Pagdating naman guys sa kanyang transmission, sulit na din ang RC-401 kasi guys meron na po itong FCC slipper clutch. FCC? Ano yun? Ang FCC ay isa pong Japanese company na ang purpose is makapagbigay sa mga automobile and motorcycle high technology clutch. Kaya kung iisipin mo, hindi na talaga pipitsugin ang RC-401. And kung balak mo na ipang long ride ang sports bike na ito, meron na nga po siyang built-in na USB charging port para din di ka malubatan ng iyong cellphone. At para naman sa design ng bike, kita talaga na napaka-futuristic ng kanyang disenyo, sabay sa uso, ika nga, may slim na tail part, may aggressive na headlight, samahan mo pa sa kanyang mga edges and more aerodynamics, may mga ventilation katulad na lang sa kanyang shark fin para padaanan ng hangin para din less air dragging. At pagdating naman sa kanyang mga trellis frame and swing arm, ito nga po guys ang isa sa malupit dito kasi ginamitan nga po siya ng manganese steel. Ano yon? Ang manganese steel ay ginagamit guys sa mga equipment na pangmina bilang pangdurog sa mga bato o stone crusher. At ang steel na ito guys is ginagamit din sa mga billet cabinet. Can you imagine that guys kung gaano katibay ang materials na ginamit sa kanyang trellis frame and swing arm. Syempre makakaasa ka na din na sa RC-401 na meron na din itong mga new technology para sa bike, and syempre naka full TFT display na din ang kanyang panel gauge. Ngayon ang tanong, magkano naman kaya ang kanyang presyo? Sad to say guys na wag po kayong mag-e-expect na nasa 100,000 to 180,000 lang ang bike na ito. Hindi purkit si Rusi po ang maglalabas, ganun na kaagad kababa ang tingin
ninyo sa kanya. Kung titignan ang karakteristik ng bike, mga materials na ginamit, mga safety features, and mga new technology na nakalagay sa kanya, well po, my personal opinion guys is sa tingin ko po is hindi po talaga lalampas ang price nito kay CF Moto 450SR kasi kapag nangyari yun, eh talagang di ito bebenta. E3, meron nga itong presyo na 270,000 pesos na alam naman natin guys na sa bansang China is mas mataas nga po ang presyo ni RE3 kaysa kay RC401. Para sa akin guys, estimated price guys, and personal opinion lang, baka maglaro sa presyo na 240,000 to 250,000 pesos ang presyo nito. Well, kung mangyayari man na maging ganito talaga ang presyo niya, paniguradong maaalarma talaga at magkakaroon ng katapat si CF Moto 450SR pagdating sa marketing selling. Ngayon ang tanong, sure ka ba na si Rusi ang maglalabas niyan? Well, ayon nga po sa isang post ni Songjin Cyclone Distributor Philippines, sinabi nga dito na meron silang bagong ilalabas na sports bike at kita naman talaga na naka-hashtag si Rusi na pinapakita nila at kinukonfirm na nila na si Rusi nga po ang magdi-dealer nito. And kung titingnan ang history ni Songjin, malaki na talaga din ang pagbabago at madami na din silang napatunayan at meron na din silang halos 3 dekada sa motorcycle industry na tiyak na makakapagtiwala ka na may kalidad na ang mga motorcycle na ito. Dahil nanggaling sa isang brand na matagal na at may magaganda at tibay na nilalabas na motor katulad na lang kay Cyclone RC401. Rusi ADB 125cc. Dito nga po kay ADB 125cc ni Rusi is meron lamang po siyang mga ilang pagbabago katulad na lamang po ng tuka niya sa unahan at medyo upright position din po talaga na handlebar niya. At sa kanyang elbow na napakaangas nga po ng pagkakadesenyo na parang nga pong enduro bike ang style niya. At dahil nga nakadesign ang motor na to sa off-road gaming dahil dual sport nga po siya, kaya nga rin po ginanyan po ang style ng elbow niya para iwas yupina din po kapag dumadaan sa mga malulubak na karsada or mga babatong daanan. At kita din talaga guys sa kanyang physical appearance na meron talaga siyang maangas na postura, magandang tindigan at syempre bulky style, pero maliit lang po ang motor na to guys. Kaya talaga namang napaka-unique niya tignan, and syempre pwedeng-pwede po siya sa mga lady rider at mga beginner na mag-aaral pa lamang po magmotor. Itong motor nga na to na ADB 125cc is ang kahawig na kahawig po talaga ay si Korak 110cc ni Rusi. Ngayon baka matanong muna ko, mahirap i-drive yan sa mga matatangkad na tao kasi baka mauntog sa tuhod yung handlebar. Well, for my personal experience guys, nakapag-drive na po ako sa personal ng Korak 110cc ni Rusi at talaga namang napaka-comfortable ng kanyang body posture. Talaga pong hindi ka mahihirapan. Ako po is 6-flat at dun po sa motor na Korak 110cc, hindi po talaga ako nahirapan na imaneho ito. Partida guys, ha, may angkas pa po ako nun. Kaya talaga namang napakasulit talaga guys ng motor na to, itong ADB 125cc ni Rusi. Ngayon, ano nga ba ang meron kay 125cc ADB ni Rusi? Ano nga ba ang kanyang specs, ang kanyang power output at ang kanyang mga features? Ngayon guys, yun ang ating mga pag-uusapan. Pagdating nga guys sa kanyang engine specs, meron nga siyang 123 cubic centimeter engine displacement na single cylinder 4 stroke single overhead cam with 2 bulbs. At pagdating po sa kanyang fuel system, siya po is naka carburetor type pa po, at ang kanyang nga pong cooling system is naka air cooled engine. May sukat nga po na 54mm by 54mm ang kanyang bore and stroke. At pagdating naman sa kanyang compression ratio, may sukat ito na 9.0:1. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang power output, pag-usapan natin ang kanyang maximum power at ang kanyang maximum torque. Pagdating nga po sa kanyang maximum power, meron nga po itong 6.3 kilowatts at 7,500 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 8.8 newton meter of torque at 5,500 RPM. At para nga po sa maximum power and maximum torque na yan guys, okay na din at hindi ka na rin talaga mabibitin para sa isang 125cc cubic centimeter engine displacement na motor. Talagang ibibigay din talaga nito ang hinahanap mo na arangkada. At syempre guys, pwedeng-pwede din talaga ito sa mga lady rider dahil ang maximum power niya po at ang kanyang torque is sukat na sukat lang po para hindi din sila mabigla. Katulad na rin po sa mga newbie na mag-aaral magmotor. Pagdating nga guys sa kanyang transmission gearing, siya nga po is naka 4-speed gearbox at hindi po siya guys naka semi-automatic katulad mo ng ilang mga 125cc ng ibang brand. Siya nga po guys is ginagamitan po ng clutch. Ngayon,
pag-usapan naman natin ang sukat ng kanyang mga gulong. Sa unahan, meron nga po itong sukat na 120 by 70 by 12. At sa likuran naman guys, may sukat nga po ito na 130 by 70 by 12. Kaya ang motor na to guys is talagang mababa lang dahil po siya is naka 12 inches lamang. At pagdating nga po sa kanyang wheel, siya nga po guys is naka spokes wheels. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kanyang mga braking system. Ito nga guys is naka disc brake po sa unahan at naka disc brake din po sa likuran. At 125cc lang po ito, kaya makakaasa ka na ang kanyang braking system guys is talagang malakas. Meron po siyang malakas na stopping power. At dahil off-road gaming din po ang motor na to, maganda nga po ang kanyang mga suspension. Sa unahan nga po guys is ginamitan po ito ng inverted fork na suspension at monoshock naman sa likuran, na talaga nang makakaasa ka na meron pong magandang play ng suspension, lalo na nga po kapag idinaan mo ito sa malulubak na daan. Very unique din talaga guys ng stock ng kanyang tires, na talaga namang ready to off-road na rin talaga po. At ang kanya nga pong headlight na naka LED na po, na talaga namang napakaangas ng pagkakadesenyo. Kaya talagang inaabangan din guys ang motor na to ni Rusi, kasi isa din talaga to sa unique na disenyo at meron pong maliit na design na talagang pwedeng pwede sa beginner. Ang Rusi ADB 125cc. Gen Cyclone RA9. Ito nga ang motor na guys na sobrang kakaiba sa kanyang physical appearance pa lang, and tindigan, makikitaan na talaga siya ng napaka futuristic design. Samahan mo pa sa napaka upgraded talaga ng design nito, yung tipong sa unang tingin eh di mo talaga aakalain na ito pala ay isang China bike. Sa totoo lang guys, ang Cyclone RA9 ni Cyclone guys is big brother po ito ng new 400cc ni Rusi na Cyclone 400i, na lumabas na nga po dito sa ating bansa. At baka isipin mo na ang 1000cc na ito eh wala ding kwenta. Well, dyan ka nagkakamali. Alam nyo ba na ang motor na ito guys is same engine po kay Dorso Doro and Chevrolet 900 ni Aprilia na mga naka B-twin engine. Well, doon pa lang panalong panalo na, kasi pinapakita lang dito na hindi po pipitsugin ang 1000cc na ito. Talagang makikitaan ang motor na ito ng napakagandang design, yung tipong hindi sports bike, hindi naked bike or any classic o retro bike design. Kasi guys, ang Songgen Cyclone RA9 guys is maihahalin tulad nga po sa lineup ni Ducati X Diavel na isa pong sports cruiser na big bike. Well, kita naman sa kanyang bodyworks na doon talaga ito maila-line up. Meron siyang napaka-unique na design, mahaba na body and may bulky but slim shape sa likurang bahagi, and talagang sabay sa uso na disenyo dahil na din sa kanyang single-sided swing arm. Ang Songgen Cyclone RA9 nga guys is ginamitan nga po ng same na same engine kay Aprilia na 896cc B-twin engine, kaya makakaasa tayo na di din basta-basta, kasi meron talaga siyang kalidad na pagkakagawa at meron siyang halimaw na sound sa kanyang engine. At kung pamilyar kayo sa motor na Aprilia Dorso Doro 900cc, same na same po sila ni Songgen Cyclone RA9. Pero dito nga kay RA9 is mas pinalaki nga po ang kanyang engine displacement, na meron nga pong 1000 cubic centimeter engine displacement na naka 4-stroke dual overhead cam with 8 valves, naka fuel injected at naka liquid cooled. At ito nga guys is ginamitan nga po ng B-twin engine, and same din po sila ni Aprilia Dorso Doro 900 ng frame chassis. Ngayon, kamusta naman ang kanyang power output? Meron nga po siyang maximum power na 111 HP, and meron naman siyang maximum torque na 98 Nm of torque. Well, kung titignan sa kanyang mga engine comparison and power output, nakikitaan din talaga ang big bike na ito, si Songgen 1000cc, na talagang makikipagsabayan na din talaga. Kung iisipin mo, mahina pa ba ang 111 HP and 98 Nm of torque para sa ganang klaseng kategory ng motor? Kung sasabihin mo na ay wala, mahina pa rin yan. Hey, wow.
Ito nga ang maganda sa motor na ito. Dahil sa cruise type nga ang motor na ito, asahan na talaga natin na meron siyang mababang seat height and may mataas na handlebar. Kung pamilyar po kayo sa mga motor ni Harley Davidson at makikita nyo po ang body posture ng rider, parang ganun po ang forma mo dito. Pagdating naman guys sa kanyang sukat na mga gulong, naka 120x70x17 nga po ang sukat nito sa harapan and meron naman siyang sukat na 240x40x80 naman sa likuran. Kaya napakalaki talaga tignan ng motor na ito. Samahan mo pa sa kanyang single-sided swing arm at dahil nga sa may mababa itong seat height, alanganin na nga na ilagay sa baba ang kanyang exhaust para maging underbelly design sana. Pero mas lumupit nga ito dahil makikitaan na parang sports cruising type na nga ang nangyari sa kanya dahil sa nakalagay nga po ang kanyang exhaust sa kanyang tail part na mas lalong umangas, very compact ng pagkakadesenyo nga po sa bahaging ito. Sobrang nagustuhan ko talaga yung kanyang mugs design. Grabe, sobrang futuristic talaga. Samahan mo pa sa kanyang braking system na naka dual disc brake nga po sa harapan na ginagamitan ng dual channel Bosch ABS. Same din po sa kanyang rear brake system with a single disc brake. Pagdating naman sa kanyang suspension, ginamitan nga po siya ng malaking piston preload adjustable inverted fork and naka single mounted monoshock naman and single sided swing arm sa kanyang likuran. And kung familiar po kayo kay Dominar 400, sa kanyang panel gauge, di ba meron din ito sa kanyang fuel tank. Pero dito nga kay RA9, kita naman na maliit lang po ang kanyang panel gauge na nakapwesto sa kanyang fuel tank. Ang Songjin Cyclone RA9 is kaya niya nga pong ma-hit ang kanyang top speed sa bilis na 220 kph. Di na din talaga basta-basta. Ngayon ito na ang mahalagang information na dapat mong malaman para na din magbigay linaw sa mga naguguluhan kung ano na nga ba ang status ng bike na ito. Kasi ang Songjin Cyclone RA9 guys is nakikita nyo dito sa video is isa pa lamang pong concept bike. Oops, wait, huwag ka muna kaagad malungkot kasi kung pamilyar kayo kay Yamaha F-155 at kay CF Moto C21, ito yung mga concept bike ng mga brand na ito na ginawa nila kalaunan na basehan para sa mga ilalabas nilang new model na mga motor na ibibenta nila sa market. At kung kapansin-pansin kung ano yung nasa concept bike, diba, kopyang-kopya din naman. And same din sa scenario ni CF Moto 450SR. Ngayon para nga sa 1000cc na ito, malapit na din po nilang ilabas ang commercial o yung Cyclone RA9 na ito na ibebenta nila sa market. Kaya di katakataka na di lang siya mananatiling concept bike. Kumbaga magiging available din talaga siya sa masa. Pero syempre, if maging available na ito sa market, asahan natin na meron na itong mga kaukulang pagbabago. Kumbaga itong nakikita natin ngayon sa video is hindi po gantong-ganto 100% ang ilalabas nila. Syempre, meron silang mga babaguhin para din bumaba ang value ng motor para ma-afford ng mga mamimili. Well, alam naman natin na kapag concept bike, di talaga biro ang presyo ng mga yan. Katulad na lang po sa scenario ni Yamaha F-155 na pumalo nga po ng $100,000 ang presyo, o sa Philippine money nga po is pumalo nga po ng 5.6 million pesos ang ginastos nila dito. Kaya hindi po talaga biro ang presyo ng mga concept bike. Kaya kung ito nga po is ilalabas nila sa market, meron talaga silang kaukulang gagawing mga pagbabago. Kaya kapag naglabas na nga po sila ng Cyclone RA9 para ibenta sa market, ganan pa din naman siya. Cruiser type pa din naman siya, pero may mga ilang pagbabago lang sa design and mga materials. Sa ngayon is on process na nga po ang mga unit na ilalabas nila para sa market ang Cyclone RA9 na nakikita natin sa video is isa pa lamang pong concept bike. Pero magiging available din naman siya sa masa. And kung sa tanong na ilalabas din ba ito sa Pinas? Well, sa bansang China is wala pa din dahil nga po on process pa lang ang mga unit. Pero about dyan, agad ko naman kayong sasabihan and kung lalabas ito sa Pinas, kung lang naman guys ha, kung lang. Wala pa naman akong sinasabi na ito is 100% na mangyayari. Based on my personal opinion, baka malaki nga po ang posibilidad na si Rusi ang kumuha nito. Kung abot kaya pa din naman ang presyo, pero doon sa Cyclone 400i nila na nilabas, medyo madami talaga. Nagsasabi na taglid na nga daw sa price. What if kung ito pa? Kaya malaking big question mark pa din talaga para sa mga tanong na yan. Pero patungkol nga sa mga susunod na update, agad ko naman kayong sasabihin. Uulitin ko guys ha, wala pa po tayong malaking konkretong basihan na si Rusi ba ang maglalabas nito. Sinasagot ko lang po dito sa video na ito kung ano po ang tinatanong
sa akin at kung ano po yung totoo, kasi madami kasi talagang ilang viewers natin ang mga nagtatanong, kaya ito po ang katotohanan. Wala pa po talagang kukuretong basehan kung si Rusi ba talaga ang maglalabas ng RA9. Ganun pa man, sobrang angas, aggressive and very futuristic talaga ng disenyo ng motor na ito. Talagang makikitaan siya ng kakaiba at magandang bodyworks and sobrang angas. Samahan mo pa sa kanyang power output na di din talaga basta-basta. Talagang makikipagsabayan na talaga ang bike na ito sa ibang mga brand, ang Zhongzhen Cyclone RA9. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. Pwede mo na rin i-share para malaman din ang iba nating mga karider. Sa tingin ko guys, is dito ko na lang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lang po tatapusin. Maraming salamat. Ichibo. Thank you.